Hi, home searchers! We are here in the most exclusive subdivision here in the South. And we are here in Ayala, Alabang Village, your most prestigious address here in the South of the Metro. At samahin niyo ako kasi i-explore natin itong brand new three-story modern house with a swimming pool and with an elevator. Pasok na agad tayo para naman makita nyo kung gano'ng ka-stunning itong brand new house na ito. Pagpasok ko, makikita nyo meron tayo ditong tiled pathway. Tapos, eto na agad yung ating lush garden. Napakalaguna ng mga plants. Tapos, itong bahay na to, meron siya ditong accent wall na made of adobe. Yung bahay natin is a modern house, kaya may mga clean lines. Combination ng mga wood, refreshing din yung mga modern houses, at ang lawak pa ng garden mo rito. If you will notice yung ating grass, this is a faux grass or artificial grass. So all throughout dito, malawak yung ating garden space, about siguro mga 3 meters yung ating setback here. Yun yung way papunta sa ating swimming pool, mamaya makikita nyo, pero dito naman muna tayo sa parking. I'm back dito sa ating porch area. Kapunta tayo sa ating 5-car carport. Kasi dito yung malalaking SUV. Very interesting itong kanilang steel design. Letter V or letter W yung ating steel design dito. Nagbibigay ng character dito sa ating parking area. Tapos all throughout here, fully tiles din siya. Ito na yung way papunta sa ating service area. Pero meron ditong driver's room. Tingnan natin yung ating driver's room. Meron ding ensuite bathroom yung drivers. Ngayon, papunta tayo sa ating utility kitchen. Meron tayo ditong service gate. Mataas siya. Ito na yung space ng ating helper, pag nag-laundry siya, pwede siya dito mag-laundry. Dito yung ating washing machine. Ito, meron tayo ditong double sink para pag nagpe-prepare din siya or pwede rin dito mag-clean. Ito na yung isa pa nating utility kitchen or this is your everyday kitchen. Mamaya papakita ko dun tayo sa loob. Tapos, dito ulit tayo. Yung mga water tank dito, yung sa swimming pool. Tapos, meron uling gate. Ito na yung access naman sa swimming pool area. Let's see. Dito sa may part na to, dito ka pwedeng mag-shower. Tapos, ito na uli yung mga machineries natin for the swimming pool. Andun yung swimming pool, pero mapakita ko sa inyo pagpasok ko ng house. Tara, nandun tayo sa main entrance. What's good about this property is morning sun siya or facing east yung sabi nila or fortune lot. Kaya ngayong afternoon, napakalilim dito sa lugar natin. At andito na tayo sa ating porch area. Attractive tong ganito mga stones. This is adobe. By the way, the lot area of this property is 555 square meters. At yung floor area niya, 675 square meters. I'm here at the main door. Yung door natin, solid hardwood. By the way, bago ko pakita sa inyo yung ating semi-furnished house, mapapakilala muna ako para sa inyo na hindi pa ako kilala. My name is Eva. I'm your friendly licensed real estate broker. Kaya i-click nyo na rin yung ating subscribe button para like nyo updated sa mga magagandang bahay kagaya nito. Now, pasukin na natin. This is one fabulous house. Here in Ayala, Alabang Village. Dito muna kagad ako sa focal point itong bahay na to. Ito yung kanilang malawak na living space. Ito yung ating living area. Kita nyo naman, may mga gamit na tayo. Ang gaganda! Of course, kasama na to dito sa ating house. Ito yung ating sofa. At kung mapapansin nyo, pag tumingala tayo, we have a double height ceiling.
Kaya ang grandiose nitong bahay kasi dahil dyan sa mga high ceiling natin na yan, para tayong nasa hotel. So, itong buong ating living space, para talagang nasa hotel. Yung feel, gumaganda yung bahay kapag nagkakaroon ng mga totoong halaman. This is yucca plant. And also, meron tayo ditong air condition. Na-appreciate niyo yung bahay ng mga may gamit na, yung naka-interior design. Kagaya nito, naka-stage na. Tingnan niyo itong design na to. Instagrammable itong ating console table. Meron pa ditong Buddha, yung mga mirrors tayo. So, the totality of this living space is like a hotel type. Para tayong nasa magandang hotel. Ibutin ko itong ating living area. At napansin ko yung ating flooring mat, yung dating ng tiles. At malalaking tiles siya ha. Ito naman yung ating staircase na punta sa ating second floor. At merong door dito. Medyo maliit lang siya because this is just a storage area. At kung nakita nyo, nandyan yung ating circuit breaker. And there's a elevator. Ito na yon. Kaya kung meron kang mga grannies, yung ating mga lolo or lola, at kailangan nilang umakyat sa second floor or sa third floor, sila talaga ang makaka-utilize ng ating elevator. And meron tayo ditong... Ito, additional storage lang. Nandito uli yung ating circuit breaker. Pwede ditong ilagay yung ibang... Pwede gawing shoe rack. Pwede rin lagyan ng mga umbrellas. At ayun yung ating door. Actually, kung galing ka sa labas, pagpasok mo, meron ka agad ditong bedroom. Ito na yung ating bedroom number one or den or office here in, on the ground floor. Big size din siya. At meron na tayong mga blinds. Yun ang harap nung ating house. Nandito yung ating garden. We're at the front of the house. Ito naman yung side garden natin kanina, yung napuntahan ko. This room is fully air-conditioned. Pwede mo siyang gamitin as your family area or TV area kasi meron kang mga outlet dito. Just in case gusto mo maglagay ng TV, pwede dito. Pwede rin dito sa side na to. Kasi may outlet din siya. Or you can also use this as a bedroom kasi may katabi siyang bathroom. This is a full bathroom. Meron tayong shower. Meron kang water closet. Yung ating sink. This is a full bath. Ang lapit lang yan dun sa ating main door. And we're back here on your spacious living area. Na fully air-conditioned. Meron dalawa kasi ditong aircon. Ito naman yung isang aircon natin. Just in case gusto mong makontain yung lamig ng room, you just have to close this. Para nandito lang yung aircon. And pero itong area na to, ito na yung ating family area. Katabing-katabi ng iyong living area. Tapos may access din tong family area dito naman sa dining area. Meron tayong mga sliding doors para kung gusto mo ritong maging mas private or ma-contain din yung lamig ng room. And also, we have blinds. Ito naman yung magandang part ng house. Andito tayo sa ating covered lanai. Cozy feel dito. Meron tayong ceiling fan. Tapos, overlooks natin yung ating garden. Ito yung side garden kanina. Yung tinuro ko sa inyo. Ang dami mong halaman all throughout the fence of the property. Tapos, ito uli yung grass natin na faux grass. Kaya kung meron ka mga kids or may mga dogs ka, very madaling i-maintain yung ganitong grass. Para siyang tunay talaga, no? Pag titingnan mo siya. Pero yun nga, very easy to maintain lang siya. Punta pa tayo dito sa part na to. Marami ka ng mga puno dito. Mga small trees pa lang. Dito uli ako sa ating magandang spot for chillax. Dito tayo mag-entertain ng ating mga guests, mga friends natin. Pwede sila dito. Tapos, pwede mo pa silang invite. Mag-swimming.
Dito na tayo sa ating swimming pool area. Itong ating swimming pool, about 3 meters wide and about 6 meters yung ating length naman niya. About 4 feet yung ating lalim ng ating swimming pool. Tapos itong swimming pool, nag-open din siya dito naman sa ating dining area. Pwede na ako ditong pumasok. Nandito na tayo sa ating dining area. Meron ka ng kasamang 8-seater dining set. Tapos kung mapapansin nyo itong ating chandelier, may pagka-modern design siya na maraming woods. Bagay siya dito sa ating dining area at saka dito sa ating dining set. Nakita nyo naman, malawak pa itong ating dining area at accessible ulit papunta sa ating living area. Just also, meron din siyang sliding door para ma-enclose natin yung space kasi fully air-conditioned itong ating dining area. Ayan, meron tayong Panasonic na inverter aircon. And, at my back, ito na yung ating kitchen. So, adjacent yung kitchen dito sa ating dining area. Meron tayong center island na black ng ating countertop. Dito naman, meron tayong mga 5-burner stove. Ito na yung ating Elba na range hood. So, pwedeng ito yung preparation area mo ng food. Tapos, diretso ka na mag-cook here. Or, pwede mo rin siyang magamit dito as your parang table. Kasi meron ka rito mga stools. So, habang nagluluto, pwede ka na kagad kumain. Yan, kasama na rin itong mga stools na to. At nandito na tayo sa ating sink area. Meron tayo ditong under-mounted na sink. And double sink siya. Meron tayong movable faucet. Meron tayong strong water supply here dito sa Ayala Alabang. Also, meron ka na rin ditong window. Meron ka na rin screens para naman maliwanag dito sa ating sink area. So, black pa rin yung ating countertop. And we have a lot of cupboards. Marami kang storage ng iyong mga kitchenwares. Yan, soft close yung ating mga cabinets. Let me try this. Yan, soft close din siya. So, mahilig kang magluto, ito yung magandang spot mo ng kitchen. Ito naman, dito ka maglalagay ng iyong microwave, mga rice cooker kasi meron ka ditong outlet. And also, meron ka na namang access papunta sa swimming pool. Kaya ang liwanag ng kitchen mo, tapos very refreshing. Habang nagkukuha ka, nakikita mo yung ating swimming pool at saka yung ating garden, yung greens. Ang dami mong mga puno dyan. Sizable kitchen. Ito na yung lalagyan natin ng ating double door refrigerator. And there's a door here. Ito naman yung iyong everyday kitchen. Pwede ka rito mag-prepare din ng food, meron kang sink. And then there's also an access going out. Dun sa pinakita ko sa inyo kanina na laundry area or na pwede rin additional kitchen area kung talagang marami kang niluluto. And ito na rin yung ating helper's room. So happy naman si helper kasi sizable yung kanyang room. Meron pa siyang ganon. Parang exhaust. And meron din siya ritong window. Yun yung nakita niyong kanina yung papunta sa ating parking. At syempre, meron siyang closet. Own toilet and bath. And there's another door. Check natin yung ating door. This is a pwedeng pantry or storage area. Meron na naman ditong circuit breaker. Malaki siya, kaya pwedeng mong gawing storage ng mga lahat ng mga things. Balik tayo dito sa ating kitchen. Home searchers, ano bang masasabi mo dito sa modern mansion na to? Dito sa Alabang? Nakita niyo yung mga spaces, open siya, at the same time,
nag-divide siya ng maraming mga sliding doors. And I'm back here sa ating malamig na living area kasi nakabukas yung dalawang aircon. Punta na tayo dito sa ating second floor. I-visit nyo yung ating website na www.homesearch.ph para makita nyo yung mga pictures and full details itong ating property. Now, let's go up. Wide yung ating staircase. So, kasha dito kahit sabay na tao, dalawa umaakyat or isang umababa, isang umaakyat. Dahil maluwag naman siya, ito na yung ating staircase landing. Dahil malapad siya, kasha pa itong ating console table. And we have a window here. Pwede nyo nang i-check yung description box below this video para makita nyo ba kung magkano yung price ng ating property. Andito na ako sa first bedroom here on the second floor. Kung napansin nyo, ito yung ating lift o yung ating elevator. Pero pasok na tayo sa ating first bedroom here on the second floor. Dito naman sa side na to, all throughout, mula dito hanggang sa end, puro cabinets. Ito yung layout nitong cabinet na to. Ito yung mga folded t-shirt. Dito naman yung mga nakahanger na dress. Nandito tayo sa facade ng house. This bedroom is fronting the street or the facade of the house. Tapos yung ating tiles. This is wood tiles. Fully air-conditioned bedroom. Ito na yung ating ensuite bathroom. Let's see. We have our water closet, yung ating double shower, yung ating color brand, the sink. Ilan bang family member meron ka? Kasi itong bahay na to, in totality, meron tayong 10 rooms. And dito sa second floor, we have 4. At papunta na tayo dun sa second bedroom here on the second floor. Let's check. This is a bright room. Just the same, we are fronting the street dito sa room na to. Kita natin yung ating mga neighbors. Sizable bedroom. Anyway, lahat ng bedroom dito sa bahay na to talagang malalaki or maluluwag. Meron din tayo ditong provision for TV. Ayan, dito ka pwedeng maglagay ng yung television. We have inverter Panasonic aircon. At meron din tayong ensuite bathroom. Itong ating bathroom na to, nasa loob yung kanyang cabinet. Ayan. Cabinet natin here. And here. Ipin ko na rin. Tapos yung color niya, parang gray naman siya. Nung sa kanilang unang bedroom, parang white. Pero just the same, meron tayo itong color brand na sink. We have our water closet. And of course, yung ating double shower. Kaninong kid or member of the family itong bedroom na ito? Type nyo na sa ating comment section. Sabi ko nga dito sa second floor, we have 4 bedrooms. Punta na tayo sa other part ng second floor. Pero let me stay for a while here kasi na-appreciate ko yung maganda nating interior designed living area. At ang taas talaga ng height ng ating ceiling. Pag may guest ka, kitang-kita mo dyan. And these are old tempered glass. Ito na yung ating bedroom number 3 here on the second floor. I guess this bedroom is a little bit bigger dun sa bedroom 1 and 2. And meron tayong mga outlet dito ng foam. Lakad ako para masize up itong ating bedroom. Malawak siya. We have our window here. Overlooking yung ating neighbor. This is fully air-conditioned room. Meron tayong inverter na aircon. At eto na nga meron siyang ensuite bathroom din. Ang gaganda ng mga bathroom. Ang luluwag, kagaya nito. Nandito rin yung kanyang cabinets. Ayan. Maganda nakikita niyo yung layout ng cabinet. And also, na-appreciate natin itong ganitong kagandang mga tiles. Gray naman yung color niya. Modern yung design. Tapos meron kang magandang mirror dito na malaki. At yung ating sink is also color brand. And we have also a color brand
water closet, and of course, meron ka ditong double shower. Very elegant yung mga design ng mga bathrooms. Punta na tayo sa yung master bedroom. Nakakatong bedroom na tayo. Ito na yung pinaka magandang bedroom dito sa bahay na to. Ito na yung iyong master bedroom. Welcome to the super size bedroom. Napakaluwag. Para ma-size up nyo, this is a king size bed. And yet, ang laki pa ng space. Left and right niya. Meron pang ganitong mga sofa. See how big this bedroom is. Ang lawak pa dito. Super size talaga yung ating bedroom. And also yung ating flooring. Kapareho doon ibang bedroom na wood tiles. Ang ganda nitong design dito. Meron kang bed, meron kang mga upuan. And ito naman yung space para pwede kang maglagay ng television. We have our outlet here sa ating cable. And we also have this Mitsubishi brand na aircon. Ito pwede ka pang maglagay dito ng iyong desk kung gusto mo mag-office here on your master bedroom. Sa laki nito, I guess, sa mga 50 square meters itong buong master bedroom alone. At eto nga dahil meron tayong malaking master bedroom, super size. Siyempre, hindi magpapahuli ang bathroom. Super size din. See how big this master bathroom is? After a day's work, pagod ka, pwede ka rito mag-relax sa iyong bathtub. Meron kang shower dyan. Masa color brand. And eto naman yung ating urinal. Yung ating water closet. Meron ka ditong lagay ng mga towels. At syempre, medyo private yung ating shower enclosure, shower area. Meron tayo ditong Grohe brand. Double shower din. Maluwag tong yung shower area. At of course, meron tayo ditong tempered glass na enclosure. Ito na, yung iyong double sink. His and hers. And also, ang laki ng iyong mirror. This is a life-size mirror. Para kitang-kita mo yung outfit mo dahil nandito ka na sa iyong oversized walk-in closet. Meron pa tayong center island. This is white solid surface. Ang dami mo mga cabinets dito. Patungan ng mga things mo. Lalagyan ng mga everything nandiyan. And at my back, ito na lahat ng iyong closets. Mula dito hanggang ang laki ng closet mo hanggang dito. So this is the hearse closet. Katabi ng hearse closet, yung ating vanity area. Ayan, meron kang legroom dyan. Tapos meron kang mga drawers. At syempre, since malapad siya, kasyang-kasya dito lahat ng mga beauty products mo. You have a big mirror at hindi ka maiinitan dahil you have an inverter aircon here sa iyong walk-in closet. Ito na yung his closet. Naniniwala ba kayo na mas maraming damit ang girls? Kaya yung mga boys, okay na sa kanila kahit mas konti yung closets nila. Kasi mas konti daw yung damit nila. Pinagbibigyan nila ang kanilang mga wife. Ang lawak din ng iyong hallway dito, yung ating family hall. Nakita ko ulit yung magandang at living area natin doon. At pupunta na tayo sa third floor. Ang lapad talaga ng ating staircase. Pero just in case, medyo pagod ka, ayaw mong gumamit ng staircase, meron tayong elevator. At eto na nga yun. This is our elevator. And meron na tayo ditong bedroom na nakabukas na, kaya sukan ka agad natin. Ito na yung fifth bedroom. Nakita nyo naman, ang dami natin ditong cabinet sa side na to. All throughout itong side, talagang floor to ceiling height yung cabinet. And meron na rin vanity dito. Meron kang mirror. Ang luwag din ng bedroom na to. Nandito tayo sa third floor. At we are fronting the street. Ito yung bed na to. Bedroom na to. Kita natin yung ating facade. This is a fully air-conditioned bedroom also.
At meron siyang ensuite, kaya talagang pwede mo siyang gamitin na sa bedroom. Ang lapad ng ating bathroom, maluwag siya. And then we have under-mounted sink dito. We have our mirror, yung ating water closet. Tapos ang ganda rin yung design ng ating tiles. Beige color siya. And we have, of course, yung ating shower na dalawa. Gano'n bang kalaki ang family mo? Ang dami na nating napuntahang bedroom. And yet, hindi pa tayo tapos. There's another door here. Let's see. Ito na yung multi-purpose room. Napuli air conditioned. Ang luwag niya. Very sizable bed. Bedroom. This can be a bedroom. This can be your gym. Kasi naman solid naman yung ating concrete, yung ating flooring. So, ano ba? Pwede siyang gym. Pwede siyang gawing office din. And we are facing the street again. So, nasa pasag tayo ng house. Napakaliwanag dito kasi naman yung window natin, floor to ceiling yung height, tapos napakalapad din yan. Ano bang pwede pang gawin dito maliban sa gym? Pwedeng playroom, pwede ka rito maglagay ng billiard table, or ano ba, pwede ka maglagay dito ng mga couch, pwede ka rito manood ng TV, kasi meron ka rito ng outlet for your television. And this is a air-conditioned room din, so kahit nasa third floor tayo, okay lang, hindi mainit. Approaching toward the last bedroom here on the third floor. Dito sa third floor, meron tayong tatlong rooms. And ito na yung last. A little bit smaller room. Siguro ito pwede mo na lang gamitin as your storage area. Nandito yung iyong mga circuit breaker. May dalawa dito. Tapos meron din siyang window. This is the side of the house naman. Although maluwag din siya, kung gagamitin mo siyang storage room, marami ka talaga nung mailalagay dito. Tara! This is one truly amazing house. Check nyo na yung price nito sa ating description box. Nandito ulit ako sa ating living area. At syempre, request ko, i-click nyo na yung ating subscribe button here. At ito yung ating latest video. At ito naman yung mga similar videos. Thank you very much, home searchers!